Hey chums, it's Say and welcome back to our family. And thank you so much for subscribing if you're new to this channel and you want to be a part of this family. Just hit the subscribe button down below and so click that notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video, and comment down below. Okay, so sa ngayon po, hindi po tayo magkakaroon ng as in yung reaction video na ginagawa ko sapagkat napanood ko naman na po yung video, but magbibigay lang po ako ng aking opinion, ng aking mga komento tungkol po sa issue na ito. Yun nga pong issue po na nag-viral ngayon against Jollibee. Aware naman na po tayo siguro lahat tungkol sa issue na yan sapagkat nag-viral nga po at usap-usapan na nga po ngayon dahil nakarating na po sa Tulfo in Action. Eh, alam naman po natin napakarami pong tao ang nanonood niyan dito po sa YouTube at sa iba't iba pa pong social media platform. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoong nangyari. Ang ating mga opinion at komento po tungkol sa issue na to ay syempre base lang po sa kung ano yung nakikita natin, napapanood natin, kung ano yung naririnig natin. So, yung mga ibibigay ko po dito na opinion at komento ay base lang din po sa kung ano po yung napanood ko at naririnig ko. Nung napanood ko po ito, napapaisip rin po talaga ako eh. Paano ba yun nangyari? Ano bang dahilan? Ba't kailangan pang umabot sa Raffy Tulfo in Action? Ano ba yung mga posibleng hakbang na pwedeng gawin ng both sides sa sitwasyon na ito? So yun lang naman po yung mga pag-uusapan natin sa video na ito. I don't know, baka medyo mahaba-haba ito, pero sana pagtyagaan nyo pong panoorin sapagkat marami naman po tayong matututunan. I will do my best. I-play muna po natin yung simula. Ito naman, Idol Raffy, si Angelique Perez. At nire-reklamo niya, Idol, ang Jollibee branch sa Bonifacio Stopover BGC Taguig. Dahil po sa nag-order siya ng chicken noong June 1, dahong 11:48 po ng gabi. Ayan po yung post niya sa Facebook. At dumating daw po, Idol Raffy, instead po na fried chicken, fried tuwalya ang dumating sa kanya. So, nais po niya na maging aware po yung mga tao sa katulad ng nangyari po sa kanya. Meron po tayong video. Panoorin po natin. Okay. Yan, panoorin natin, guys. Tignan niyo. Gusto ko yung pa-music niya. Ano pa background music niya, Sir Raffy, eh, no? Intense! Oh, ha, may palabok pa dun. Yeah. Oh, diba? Mukha talaga siyang chicken joy. Tuwalya nga, oh, bimpo. Hindi nakita yan ang ano, mga nagluto doon. Jollibee. Ito parang breast part na tayo. Diba? Tuwang-tuwa ka pa, no? Kasi ang laki-laki ng chicken. Yung pala, tuwalya. Aba, yung nagluto niyan dapat mapagalita ng Jollibee. Okay, as much as possible, gusto ko maging neutral. Wala akong pinapanigan dito. Oo, so i-weigh natin yung situation. So nakita naman po natin sa video nga na pinost niya po sa Facebook na nag-order siya ng fried chicken sa Jollibee. So ito po ay dineliver actually through Grab. Ngayon, hindi naman fried chicken yung dumating, kundi fried tuwalya. So nakita natin sa video, no, malinaw na nung in-open na ganyan is bimpo nga talaga na kulay puti. Pero kung makikita mo siya lang, hindi mo pa siya ino-open, mukha talaga siyang fried chicken. Sabi ko kanina parang siguro tuwang-tuwa ka pa kasi wow, ang laki-laki ng fried chicken. Mukhang thigh part pa siya, no? Or yeah, or yung breast pala, yung breast part. Parang ganun yung itsura niya. So narinig nga natin sinabi na ang sabi daw ni Ateng, yung nagko-complain is, pinost niya ito sa Facebook to raise awareness. So this is for public awareness. Yun yung purpose niya, kaya niya pinost sa Facebook. It goes without saying na pinost niya iyon hindi para siraan ang Jollibee. Okay. Noted, madam. I get the intention na gusto niyang maging aware tayo na mayroong ganitong insidente. Pero inevitable po kasi hindi maiiwasan na masiraan po yung brand name. Isa na po yun kasi sa immediate consequences nung pagpo-post natin ng mga ganyan na video sa Facebook. Na alam naman natin na once na pinost natin yan, magwa-viral yan. Kasi public po yan. Maraming ano, maraming nakakapanood yan, maraming mag-share dyan. At kakalat yan ng kakalat. Siyempre, mag-viral yan. And siyempre, since yung pinost
pinost po ni Ating ay ikakasira ng Jollibee, kahit hindi, kahit sabihin niya na hindi niya intention, kalakip na po yun. I mean, kasama na po yun sa consequence. So ngayon, titimbangin po natin, ano ba yung mas matimbang? Yun bang intention ni Ating na, alam niyo, to raise public awareness at para na rin sa kaligtasan or safety ng mga mamimili or consumers, at yung karapatan niya, kumbaga, na gumawa ng move dahil nga sa incidenteng ito, or yung karapatan po ng Jollibee when it comes to its brand integrity, kasi once natagpo-post po tayo, kahit yan po ay isang korporasyon or kumpanya, hindi man po siya individual na tao, mayroon din po yung siyempre pinoprotektahan na reputasyon, at kapag yan po ay nasiraan, mayroon po tayong tinatawag na business reputation. Siyempre, may karapatan silang protektahan yung brand name, brand integrity, at yung reputation po nila. Eh, pwede naman pong madaan sa maboteng usapan sana. Kaso, umabot pa siya sa Rafi Tulfo in action. So, let's weigh every detail, no, sa sitwasyon na ito or sa kaso na ito. Eh, so, ituloy po muna natin yung video. Nag-order po kami via Grab po. Yun, no? Apo, kaya dun sa posting ko din po, minake sure po na i-post ko din yung mismo order, yung screenshot ko ng order ko sa Grab, kasi ako dati nakakita ako ng mga ganitong post sa social media, and sinasabi ko na parang gawa-gawa lang. Mm-hmm. Ako, ngayong first time ko naka-experience ng ganun, kaya parang gusto ko, hindi ako madadoubt ng mga tao. Ginawa ko, yung time mismo ng pagka-order ko, at yung time ng story, nung sinori ko na nakita ko na tuwalya siya, wala akong oras para gumawa ng fried chicken. Kumbaga, ganun. Iba-iba po kasi yung opinion ng mga tao tungkol dito, no? So I break down ko siya into 3. Tama, yung mga nagsasabi nga po na sabotahe daw ito, meaning sinadya po, sinadya ng isang tao na baka may something against Jollibee, pwedeng isa sa mga crew, pwede rin naman kahit sino, no, na involved, naging involved sa kaso na to na hindi pa natin nalalaman. Yung isa pa is sinadya daw ni Ating para makakuha ng pera. Okay? Pangatlo, ito daw ay isang considered accident lang. So, isang insidente lang, accident, hindi sinasadya. So, walang dapat sisihin. Ganun. Okay, dun muna tayo sa una. Okay, dun sa sabotahe na sinabot, mayroong nagsabotahe, kumbaga. Siyempre, we are all free to give our own opinion. So, hanggat wala pang investigasyon, at kung magkaroon man ng investigasyon, hanggat wala pang resulta, na-respeto din natin, i-welcome din natin yung opinion ng ibang tao. So, yung una is, posibleng isa sa mga crew, sinabotahe ang Jollibee. Sa akin lang kasi ang concern ko is, wala bang CCTV doon? Kung isa nga sa mga crew ang gumawa niyan, at may CCTV doon, is pwede naman nating panoorin, okay, yung CCTV footage para makita natin kung meron nang nangyaring ganon, pananabotahe na ginawa ng isa sa mga crew na nakatoka doon sa pagka-fry ng chicken. Doon po sa mga nag-work sa Jollibee, or yung mga nag-work na po sa Jollibee, kung napapanood niyo po ang video na ito, pakisabi naman po, pakikomento sa comment section sa baba kung meron po bang CCTV doon po sa kitchen. Another thing is, ilan ba yung nakatoka dyan? Di ba na nagpiprito? Kung hindi lang naman iisang tao ang nakatoka dyan o naatasan na magprito dyan, makikita nung kasama niya, di ba? Makikita natin pag nag-order tayo na marami namang tao sa kitchen. So, makikita at makikita yan. For example, kung yan po ay intentional na ginawa ng isa sa mga crew na naatasang magprito ng chicken. Yung pangalawa naman po, let's move on to the next, yung sinadya daw ni Ate para makakuha siya ng pera, okay? Ay, mayroon ding sinabi si Ateng tungkol dyan. So, pakinggan natin kung ano yung sinabi niya. Ginagawa ko so kasi gusto ko ma-inform lahat ng tao. Wala akong hinahabol. Wala siyang hinahabol. Ang Jollibee kasi pambata talaga. Okay. Actually, dito sa video na ito, paulit-ulit niyang sinabi na ang intention niya lang sa pag-post ng video at sa ginagawa niyang ito is public awareness. Nilinaw niya din na para ma-inform daw ang mga tao na wala siyang habol dito. So, meaning hindi siya naghahabol ng pera. Diba? Pero, pakinggan niyo to. Wala kayo hinahabol dito against Jollibee. Wala kayo. Ayun yung humingi ng Daniels. Para maging clear tayo, yung sa inyo is para awareness lang. Para imbestigan ng Jollibee itong nangyayari ngayon sa kanila. Clinarify ni Sir Rafi, diba? Sa nagawa ng foreign object.
yung kanilang pagkain. Nakinig kayong mabuti. Honestly, ngayon, I don't know po ang tamang daan ngayon. Kasi may kausap na rin po akong lawyer. Hindi ko talaga alam kung ano, bang, kung ano ba ang dapat na makuha ko out of this. Sige, talking to Attorney Garrett, Odette. Okay, kung gusto niyo po ng... Okay, clarify na ni Sir Rafi. Good move yun, Sir Rafi. Clarify niya. At honestly, kuna na mo ton oteng. Ano ba daw yung, hindi niya alam kung ano ba dapat yung makukuha niya out of this. Doon muna tayo sa sinadya daw ni ating na gumawa ng fried chicken out of bimpo nga, yung tuwalya. Palaisipan din po kasi sa akin, kasi yung tuwalya, nakita naman po natin, hulmang-hulma talaga, korteng-korte talaga siyang fried chicken. Ang ganda ng pagkaka... Kumbaga, unang tingin mo, talagang fried chicken talaga. Hindi mo iisipin, hindi sasagi sa isip mo na tuwalya yon at hindi chicken. Wala daw siyang oras na gumawa ng fried chicken at ipalit doon sa chicken na dineliver from Jollibee. Ang gusto ko, hindi ako madadoubt ng mga tao. Ginawa ko, yung time mismo ng pagka-order ko at yung time ng story, ng sinori ko na nakita ko na tuwalya siya, wala akong oras para gumawa ng fried chicken. I'm just going to state possibilities here. So, huwag po kayong magagalit, madam. Dahil ang mga in-state ko po dito ay possibilities lang. Pwede po kasing ganito, no? Pwedeng ganito. Huwag nyo pong gagawin to, ha? Pero pwede kasing ganito yung... Pwedeng ganito yung nangyari. Pwede, ha? Hindi ko sinasabing ito yung nangyari. Pwede kasing even before nag-order sila ng chicken, mayroon na silang prinito. Oh. Let's say yung bimpo, kinote na nila ng breading, and then, prinito nila. So, inantay na lang nila. And then, nag-order sila, inantay na lang nilang ma-deliver. So, madali lang naman yan. Pagka-deliver, bubuksan mo lang yung box. Papalitan mo yung chicken, that's it. Video, post, viral. O, diba? Ang dali-dali lang. Wow. Pagdating nun, ipalit mo yung prinito mo bago ka nag-order. Bago mo i-video, diba? Madali lang yun kasi. Kaya... medyo hindi ako convinced sa reason na yun ni Ateng. Okay, doon naman tayo sa sinadya niya kasi gusto niyang makakolekta ng danyos, gusto niyang magkapero. Mapapaisip ka eh kasi hindi siya talaga consistent sa sinasabi niya. I mean, why would you keep saying na this is for public awareness and then eventually magiging concerned ka na and magiging big deal na yung kung ano yung dapat mong makuha out of this. Meaning, sinugar coat lang niya pero this is... referring to money. Okay. Kasi nakipag-usap na siya sa Jollibee eh. Okay. Panoorin po natin yung video na ito. Sadali, hanapin ko. Nakalimutan ko lang po kung sino yung kausap ko pero babae po yun. Ano sabi ko sa inyo? Sinabi ko yung complaint ko na nakausap niya. Towel, ganyan. Anong nangyari? Ginanong ko. Sabi ko, sino po ba ang naka-unsa-frying station ninyo? Papalitan na lang. Ito. Pakinggan niyo. Pero ano pang paliwanag nila? Bakit ho na nakalusot po yung tuwalya o yung labakara sa Bisaya o pimpo? Bakit nakalusot at napasok po sa loob ng fried chicken? Ang sabi lang po nila, i-investigate daw po nila. Hindi din yata nila alam. Kakausapin daw po yung crew nila. Okay. So, mamanjilin, pinalitan po yung chicken. Nag-refund po sila. Binigyan ka ng refund, hindi? Hindi po. Actually, nag-offer sila ng refund. Nag-offer? Okay. Sa fiancé ko, nakausap siya. Opo. Ngayon, sinabi ng fiancé ko na huwag gawin ang refund kasi hindi naman natin alam kung sino ang talagang may kasalanan. Nagkaroon po siya ng chance na makausap yung crew or yung staff ng Jollibee at the fact na nag-offer sila ng refund, ibig sabihin they already wanted to settle the situation na privately. Kumbaga, dito na natin tapusin, mayroon namang paraan, nagagawa naman sa mabuting na dadanam sa mabuting usapan, and I'm pretty sure nag-sorry din naman sila kay ma'am, kay Ateng. Yun nga na, nag-offer na nga ng refund to settle the... Pero tinanggihan. Pero sa akin, no, parang, bakit tinanggihan pa yung refund? Are you trying to really make this a big deal? Okay, sige, pwede ka mag-post sa Facebook and then sabihin mo na lang doon na, but anyway, na-settle naman na po, ganito, ganyan, nagkaroon po ng mabuting pag-uusap, ganyan, ganyan. And gusto ko lang i-post ito para maging aware kayo na may incidenteng nangyayari na ganito. At nangyari po talaga sa akin to. Period! Diba? Pwede naman pong ganun, period. Hindi na siya lumaki. Para kasi, para tuloy ang labas is, naghahanap pa sila ng
mas malaki na makukuha nila out of this. Meron namang way para masettle na lang ito privately, hindi na siya lumaki. Kasi diba stress lang yan? Oo, stress lang yan, I swear. I mean, I don't see the need na umabot pa sa Rafi Tulfo in action. If you really mean it to be for public awareness only, the fact na naipost na yan sa Facebook, naging aware na ang mga tao dyan. Diba? It's already served and done. So, hindi na sana umabot pa sa Rafi Tulfo in action, diba? Okay, balik po tayo dun sa posibilidad na sinadya nga ito ni ate, plinano nga ito ni ate. So, there could be two plans here, possible plans here na pwede nating i-consider. So yung unang plano na posibleng ano, posibleng plano is gumawa si ating ng fried chicken out of yun nga bimpo towel, and then sinasabi niyo sa Jollibee, bayaran niyo ako ng ganito certain amount. Kung hindi nyo ibibigay sa akin yan, ipopost ko to sa social media, sa Facebook, magva-viral ito, masisira kayo. Pwedeng ganon. Pwede ba yun? Posible yun? Pwede. Choice niya naman yan. Oo. Pwede niyang gawin yan kung gusto niya. But there is a big consequence of that action kasi krimen po yan. Okay? It is considered a crime. Ano pong tawag sa krimen na yun? Extortion, okay? You are in bad faith and then hihingi ka ng pera, no, dun sa kabila. Krimen po yan. So, wag na wag nyo pong gagawin yan. Yung mga nag-iisip nyan na, for example, bumili kayo ng drinks, tapos may nakalagay dyan na something. Or pancit canton, no? Di ba, mayroong sauce yun, may nakalagay dun na bato-bato, whatsoever. Tapos, gamitin ko nga ito, hihingi ako ng certain amount sa company. Okay, pag hindi nila ako binigyan, ipopost ko to. Ayan. So, hindi, wag nyo pong gagawin yan. Kayo po yung malalagay sa alanganin yan. Kayo po yung pwede nilang kasuhan. Extortion po yan. Yung pangalawa naman po na posibleng plano is ipapatulfo ang Jollibee. Kasi sisikat ka na, mabibigyan ka pa ng pera. Kasi usually dito po sa Rafi Tulfo in action, nagbibigay po si Sir Rafi sa mga biktima. Sorry ate, pero hypothetical lang po ito. Possibilities, okay? Hindi ko po sinasabi na plinano nyo talaga itong nangyari na ito. Pero kung tatapusin nyo po yung video, hindi po natin nakita doon na binigyan siya ng kahit isang salapi, no, ni Sir Rafi Tulfo. So, wala po siyang iniabot siyan kay Miss Angelique. Kasi mayroon daw isang crew, no, doon sa ano na, naglabas siya ng statement na naayos naman na, so parang nagulat siya, nagtataka siya, bakit pinatulfo pa yung Jollibee. Pwede rin kasi yun na gusto talagang nilang kasuhan ang Jollibee, pero idinaan talaga pa nila sa tulfo. Para lang yun, mas maging big deal. Ayun, so sabi ko, possibilities lang itong mga sinasabi ko. Okay, since nabanggit naman na po yung kakasuhan yung Jollibee, so ano ba yung pwedeng ikaso ni ate dito sa Jollibee? Civil law, mayroon po tayong iba't ibang uri ng damages. Ito raw po ay isang aksidente. I'm just wondering, ganito raw po yung proseso niya. Parang imposible kasi. Doon naman tayo sa pwedeng ikaso ng Jollibee kay ate.